Hey! Jun! Magkatagpo. Uy! Everybody, get back to your seats. Tuloy ang kasal. Hindi ako magpapakasal sa'yo. You shut up. Walang mangyayaring kasalan niya. Patakot ako, baka kung anong mangyayaring masama sa daan doon sa anak ko, papunta doon sa buwisit na babaeng yun. Ahala ko ba yung nagsabi na ayaw makita ni Rachel na ganyan ka, ha? Hindi tayo babae ito, nauwi na tayo. Tol, kaya ako nalaman siya tinutula kasi ayoko nakikita niya umuupo ako. Dali! Ma'am Ivy! May mag-asawang mangingisda na naligaw sa isla. Sila ang nakakuha sa akin. Pero hindi ako pwede magtagal sa kanila dahil alam kong kailangan ako ng anak ko. Ano na ba nangyari sa anak ko at kay Junior, Habibsi? Bakit siya ikakasal kay Santi Valderrama? Hanggat hindi ka magpapakasal sa akin, at ngayon mo nag-iisip ka pa, sasama kayong dalawa sa akin sa bakaw. Santi, no! Maawa ka nga dun sa bata! Hindi kami sasama sa'yo! Whether you like it or not, sasama kayo sa akin, Rachel. Santi, seryoso ka ba? Dadalhin mo si Rachel tsaka si Thirdy sa Davao? Ha? Basta na iyan ang... Patagal mo na pala kaming niloloko eh. Ikaw yung mata sa amin ni Santi, kaya alam niya nangyari sa amin ni Rachel. Tol, sabi sa'yo eh. Ayaw mo maniwala eh. Tol, makinig ka sa'kin, please. Hindi kita kamag-anak. At mas lalong hindi kita pwedeng maging asawa. Dahil kahit kailan, hindi kita pwedeng mahalin. Ay, pwede matigilan mo yung paghihimasok sa buhay namin, Risha. June, saan ka pupunta? Tol, teka. Ba't kasi ngayon nagpupo yung baby mo? Kaya nga kasi, ibigay mo na nga sa akin para mahugasan ko na siya. Mapalitan ko ng diaper. Dito ka lang. Hinintayin ka tayo dito sa labas, okay? Mag-iwahiwalay tayo para mas madali natin silang mahanap. Dito ako, ha? Nandito ngayon si June? Nalaman namin kay Phoebe na itatakas kayo ni Santi. Napakabay talaga ng pinsan ko, no? Concerned pa rin talaga siya sa akin. Kasabot niya si Santi, Rachel. Naalala mo ba yung gabi na nakita mo si Phoebe tsaka si Junior na magkasama? Hindi totoo yung Rachel. Si Junior, bakit siya pumayag sa gusto ni Phoebe? Sinakripisyo niya yung pagmamahal mo. Pagmamahal niya sa'yo para sa anak mo. Rachel! Excuse me. May nakita ka bang babae sa loob na may bata? Sorry, kuya. Wala eh. Rachel! Si Santi. Wala na. Rachel, kung hindi mo pa rin matawagan si Junior, umalis na tayo. Bago po tayo maabutan ni Santi. Sige, sige. Tatawagan ko lang si Daddy. Rachel, anak, kamusta na? Hello, hello, Dad. Daddy, tulungan mo kami. Parang ako muna. Puntahan muna kami dito ni Thirdy sa airport. Dadaling kami ni Santi sa Davao, eh. Ano? Ayoko sumana. Pero ayaw niya ibigay sa akin si Thirdy. Kahit hawakan man lang, ayaw niya pahawakan sa akin. Eh, tinakas ko lang si Thirdy ngayon, kaya... Sige na, Dad, puntahan muna kami. Please, kailangan mo kami sunduin. Hayop talaga yung lalaki na yan. Hintayin mo ako, ha? Pupunta na ako dyan. Alfred, saan ka pupunta? May importanteng meeting lang ako. Sandali lang. Excuse me. Hello, Nay. Santi yung mag-ina ko. Ang ginagawa mo dito? Ba't ka nandito, ha? Para yung mag-ina ko, yun sana yung sagutin mo. Kung sasabihin sa'yo kung saan sila, Junior, kahit anong gawin mo, hindi mo sila makikita mula ngayon. Pare, huwag mo naman gawin ito. Sige na. Gusto ko lang makita yung mag-ina ko. Maawa ka naman. Sira. Hindi mo sila mag-ina. Hindi mo asawa si Rachel. Hindi mo anak ang anak ko. Anak ko yun! Pare, gagawin ko lahat ng gusto mo. Please, ipakita mo lang sa akin mag-ina ko.
Hindi, Junior. Hindi talaga. Hindi ko papakita sa'yo. Umas ka na dito. Akin sila. Hilig mo umaki ng iba. Huh? Naroon, gusto mo, sige, bugbugin mo na lang ako. Pakita mo lang sa akin yung bag-in ako. Kahit patay mo ako dito, wala akong pakita. Hindi ko sila papakita sa'yo! Hindi nga sila sa'yo eh! Akin sila, June! Hindi mo ba maintindihan yun, ha? Hindi mo maintindihan yun, ha? Naroon, gusto mo, sige, liluwad ako dito. Dari, Alec, ako yung taong papakita mo lang sa akin yung mga ito. Poor man's son, you'll never get what you want. Pare, nagmamakaawa naman ako sa'yo. Lalaki sa lalaki naman to. Ipakita mo naman sa akin yung mag-inak ko. Pare, nagmamakaawa ako. Get off me. Get off me! Nagmamakaawa ko. Get off me, Junior! Pare, nagmamakaawa ako. Sige na. Pare, yung mag-inak ko. Pakita mo naman. Sana, pabili nga rin dito. Ito, hold the upper ito. What? Totoo ba sinasabi nito? Tinutukan ako, tinutukan ako. Kunin mo na siya. Sir, hindi ako hold the upper, sir. Sir, gusto ko na naman makita yung mag-ina ko. Bakit tayo yung mag-ina sa akin? Kaibigan niya. Ikawan niya yung kaibigan. Santi, mag-ina ko naman. Ibigay mo lang sa akin. Kasama ko naman ito. Kaibigan ko naman. Oy, Santi. Kaibigan ko nga yan, sabi. Ano ka? Ikaw mo nga, Santi. Rachel, lumalis na tayo bago pa tayo maabutan ni Santi. Sige. Baby 3D, mamaya nandiyan na yung daddy Junjun mo, ha? Baby. Get off. Kaya naman si Baby 3D, umalis na kayo. Salamat kayo. Salamat. Santi, tigilan mo lang sila, Rachel! Tumigil ka na! Tumigil! Nangyari sa'yo, sir? Hey, Fred! Tara, sir. Dalig ka naman sa clinic. Rachel! God. Rachel, kailangan niyo nang umalis. Si Santi. Kasama na siya ng mga security guards. Sisi. Halika na. Salamat. Yaya, susunod na lang ako ah. Pakiasikaso na lang muna si 3D. Alfred, hindi pwedeng tumira yung babaeng yan dito. Nay, sige na po. Payagan niyo na po tumira sila Ate Rachel at si Baby 30 dito. Gigi, pwede ba? Huwag kang makialam, ha? Hindi sila pwedeng tumira dito. Daddy, kung makakagulo kami, alis na lang kami ni 30. Hindi kayo aalis. Dito kayo titira ng anak mo. Alfred, pati ba ikaw? Kinakalaban mo na ako. Oo. Kung yan ang gusto mong isipin, bahala ka. Ano ko si Rachel? Apo ko yung bata na yun. Kaya meron silang karapatan tumira dito sa bahay na to. Kaya whether you like it or not, dito sila titira. Parang nakiusap naman ako sa inyo. Wala naman talaga akong kakalanan eh. Kasi yung mag-ina ko kasi ayaw niya yung pakita sa akin eh. Maniwala naman kayo, sir. Clear ka na. Pwede ka nang umalis. Isabi naman sa inyo eh. Wala namang ginagawang masama itong kaibigan ko eh. Dinaingguyo lang kayo ng santing yun para madispose itong kaibigan ko. Tol, ano nangyari sa mag-ina ko? Tol. Na-text ko naman si Karen eh. Siguro papunta na yun dito. June, huwag ka na mag-alala. Safe na sila. Anong safe? Nakita ko sila kanina. Naligtas ko na dun sa santing yun. Talaga? Asan sila ngayon? Gusto ko sila puntahan. Sinundo na ng daddy niya ang Tito Alfred mo. Saan ko pumunta? Kukunin ko na po si 3D.
Daddy, ako na yung nakikiusap sa'yo. Hindi kami pwedeng tumira dito ni 3D. Hindi. Rachel, narinig mo pa sinabi ko? Dito kayo titira ng apo ko. Hindi naman po si Nanay Laura yung problema ko eh. Ang pinoproblema ko si Achi. Yung pinsan ko, si Phoebe. Kasi kapag nalaman niya na dito kami titira ni 3D, sasabihin niya yun kay Santi. At daddy, kilala ko si Santi, hindi yung titigil hanggat hindi niya kami nababawi. Hindi lang si Nanay Laura yung magugulo, hindi lang si Junior. Pati kayo. Kaya please lang, Dad. Kailangan na talaga namin umalis ni 3D. Hindi kami pwede dito. No. No. Dito kayo titira ng apo ko. Kung ang gagong Santi na yun ang kinatatakutan mo, don't worry about it. Kaya kitang protektahan sa kanya. Kuya! Reshe! Gigi, dito pa rin nila ni Tito Alfred, si Freddy, saka si Reshe? Oo, dito sila. Nasa sila? Andun sa guest room. Junior! Ano ba, anak? Nakikiusap ako sa'yo. Pwede pa huwag mong patirahin yung babaeng yan dito? Alisin mo nga yung asawa mo na yan dito. Ayoko siyang makasama dito sa bahay namin. Nay, wala na ibang matitirahin yung pamilya ko. Di ba pwedeng maawa ka sa kanila kahit ngayon lang? Nay, kahit huwag na si Rachel, kahit para sa akin na lang. Alang-alang naman para sa akin, please. Laura, huwag mo nang awayin yung anak mo. Hindi pwedeng ma-depress yan. Di ba may sakit? Junior, alisin mo ang asawa mo dito, Junjun. Alam mo, rumenta ka ng apartment. Ako magbabayad. Okay na naman sa akin, anak eh. Basta ayoko lang na makasama yung babaeng yan dito. Ayoko siyang makasama ni Alfred. Eh, bakit ayaw niyo ba silang tumira dito? Ha? Ayaw niyo ba silang maglapit dito, Alfred? Eh, bakit hanggang ngayon hindi niyo matanggap tumag-ama sila? Oo! Kahit kailan hindi ko siya matatanggap na anak ng asawa ko. Lalo hindi ko siya matatanggap na asawa mo na madugang ko. Sige, Nay. Ilalayo ko sila dito. Pero tulad noon na pagpapalayas sa amin sa bahay natin, sasama ako sa kanila. Di, Junior. May sakit ka, anak. Huwag ka namang sumama sa kanila. Hindi ka pwedeng sumama. Ay, mas magkakasakit ako pag nilayo niyo sa akin yung mag-ina ko. Mas mamamatay ako pag nawala sila. Kaya ako yung nakikiusap sa'yo ngayon. Hayaan niyo silang tumira dito kasama ko. Junior, nakikiusap ako sa'yo, anak. Tama, Frances. Kasi narap ako sa'yo eh. Sado talaga sa buhay ko yung babaeng yan eh. Lahat na lang ng tao kumakampi sa kanya. Lahat na lang ng tao tinutulungan siya. Bakit ganun, Francesca? Pwisi talaga yung babaeng yan. Jun! Akala mo wala na kayo sa akin eh. Hindi kami mawawala sa'yo, Jun. Go ahead, Jun. Hindi naman nakakaawa yung sakit mo eh. Hindi naman yung tuberculosis. Alam mo na. Sinabi na sa'kin ni Karen. Yun din yung dahilan kung bakit niya ako pinaniwala ni Phoebe na may relasyon kayo, di ba? Para hiwalayan kita. Kasi iniisip mo, nagiging pabigat ka sa akin. Rachel, I'm sorry. Kamali ako. Mas magkakasakit pala ako at mamamatay pag nawala kayo sa akin. Mahal niyo ko kaya nang wala kayo. Hindi kami mawawala sa'yo. Kami ni 3D.
dahil ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Nangangalaba. Hanggat nabubuhay ako, Bibsy, hindi magtatagumpay ang plano na mag-inang ahas na yan laban sa amin ni Rachel. Kaya nga, Ma'am Ivy, lumabas ka na. Magpakita ka na sa kanila. Huwag mong katakutan yung psychiatric ward. Dahil sigurado naman ako, kahit surihin ka nila, lalabas ang katotohanan na wala kang sakit sa utak. Gawin mo yun habang maaga pa, para naman may makapitan ng anak mo. At hindi siya nag-iisang lumalaban dun sa mag-inang yun. Tingnan mo nga naman, ano. Nandito ka na naman nakatira sa bahay ko. Dinala ka na naman ang anak ko para tumira dito sa bahay ko. Ay, hindi nga pala. Ah, hindi lang pala bahay ko. Bahay ng daddy mo. Kaya siguro malakas ang loob mo na tumira dito, no? Dahil may karapatan ka. Nay, hindi ho, totoo yan. Wala lang ho akong magawa kasi gusto ni Daddy dito ako tumira. Pero kung ako po ang masusunod, hindi ko dito ititira si 30. Uy, ganun naman pala eh. Uy, ba't hindi ka maghanap na ibang bahay? Ay, mas maganda pa. Pabili ka ng kondo doon sa Daddy mo. Doon mo na lang itira yung anak mo, ha? Umalis ka na lang dito. Total naman, di ba? Kakampi ka naman ng daddy mo. Malakas ka doon. Lagi kang kinakampihan nun eh. Pati nga sarili kong anak eh, di ba kinakampihan ka na? Nay, hindi ho ako aalis dito. Hindi dahil kinakalaban ko kayo, pero dahil yun ang gusto ng daddy ko. At bilang anak niya, kailangan kong sundin yung gusto niya. Excuse me, Pop. Sigurado ka na ba talaga? Hindi na ba magbabago yung desisyon mo na puntahan natin si Alfred sa opisina niya? Oo, Bibsy, kasi gusto kong tanungin si Alfred. Baka naman nasabi sa kanya ni Junior kung saan nakatira si Santi Valderrama. Sigurado ako nandun si Rachel at apo ko ngayon. Eh, paano kung nandun si Laura? Huwag kang mag-alala, Bibsy. Kahit nandun si Laura, hindi naman ako manggugulo eh. Hindi ko aagawin asawa niya. Wala rin akong balak na ibalik yung dati naming away. Basta ang pakay ko lang, si Rachel, ang apo ko, at ang medical records ko. Matagal ko na natanggap na si Alfred ay hindi si Nelson. Ang dami-dami na nangyari sa buhay ko na parang nakalimutan ko na yung away namin ni Laura. Mas madami akong dapat isipin at gawin kesa pag-away pa kay Laura. Para-pareho na kaming matahimik at mapag-move on for good. Pinapaayos sa'yo. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin tapos? Ano, wala ka na talaga silbi, no? Kapal na mukha mo. Para sa panluloko mo sa akin.
para sa pakikipagsabwatan mo kay Santi. At para rin sa paglalandi mo sa asawa ko. Ano? Tapos ka na? Oo. Bakit hindi ka lalaban? Hindi ka magre-react? Hindi. Doon lalaban for a change. Para masira naman yung araw. Sige, oo. Nakipagsabwatan ako kay Santi para sirain ang relasyon niya ni June. And yes, I failed dahil alam niyo na ang totoo. Pero sino ngayon na nasa taas? Ako pa rin. Dahil buo pa rin ang pamilya ko. At nasa akin na ang kumpanya na inaasam-asam mo. At sino ngayon nasa baba? Ikaw pa rin, Rachel. Dahil hanggang ngayon, wala ka pa rin pamilyang inuuwian at higit sa lahat, ibinasura ka na ng kumpanyang to. Kasi sino ngayon talo sa atin? Ikaw pa rin. Kaya huwag ka mag-inarte dyan. Ikaw ang talo. Hindi. Ikaw ang talo. Anong pinagmamalaki mo? Yung dysfunctional mong pamilya? Yung tatay mo na walang backbone? At yung nanay mo na sakim at walang dignidad? Phoebe, kahit makamkam niyo pa tong kumpanyang to, kahit gano'n pakataas yung posisyon mo, miserable ka pa rin. Dahil walang taong totoong nagpapahalaga sa'yo. Walang lalaking nagmamahal sa'yo. Mauubos na yung laway sa ngalangalam mo, pero hindi ka pa rin papatulan ni June. Hindi ka mamahalin ng asawa ko. Ka! Baka walang yamo, no? Walang kakweta, Rachel. Alam mo, magpapatalo ako sa'yo! Ha? At kayo mga hindi ko! Kapay ng mukha mo sa mabon si Monta dito! Kapay! Ayaw ka! Wala ka talagang kwenta! Ano ba? Tandaan mo, ah. Sa kahit na anong laban, sa kahit na anong paraan, hindi mo ko kahit talo. Hayop ka. Hayop ka! At ikaw, ano? Hindi mo lang ako tinulungan? Di ba wala akong silbi, ma? Gigi? Ate Phoebe! Nasaan kuya mo? Andun po sa loob. Tinutulungan si Ate Rachel mag-alaga kay baby. Ha? Nandiyan si Rachel at yung anak niya? Opo. Nadala sila ni Tito Alfred dito kagabi. Really? Sige, ate. Papasok na po ako sa school. Pasok na lang po kayo. Sige. Bye po. Hindi pwede to. Kailangan lumayas ka ngayon dito, Rachel. Ngayon din. Hello, Santi. Alam ko na kung saan dinala si Rachel ng daddy niya. Mahal, salamat, ha. Tinanggihan niyo yung kasamansan. Hindi ako nagpakasal kay Santi dahil wala na ako natitirang kahit katiting na pagmamahal para sa kanila. Dahil ikaw na yung mahal ko. How romantic! Sa inyo, anak ko. Santi! Kasama na kami sa inyo, Daddy! Tigilin niyo na si Junior! Mami? Rachel, ulitin mo nga yung sinabi mo. Nagbalik na si Tita Ivy. Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng welcome home party? Sister, dear? Barilin mo si Ivy, patayin mo siya. At kung hindi mo gawin yan, habang naghihingalo ka,
Pinagtatawanan ka ni Ivy dahil siya pa rin ang nanalo sa huli. Yes, Ivy.